Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Is a feel good Tuesday. Hi, partner. Yes, dapat feel good lang tayo, mga kabisyo. Isipin mo yung sweldo mo kahit ubos na, tatanggap ka pa rin ng panibagong sa sweldo pagdating ng atrenta. Ang mahalaga. Tuloy-tuloy yun. Ang mahalaga, kabisyo. Kahit walang pera, hindi halata. Oh. Mas maganda yun perspective yun. Yun. Ang ano, ang importante, hindi halata. Sino ba akala? Diba? Na bongga ang damit mo, di ba? Correct, pero sa totoo lang hikahus pa mo. Oo, di ba? Ay nako, ang dami makaka-religion. Ang dami kayong magaganda ang phone. Correct. Yung mga tropa sa ko. True. Pang malakasan ng telepono, partner, pero pag wag ka pag nagkayay ang magmeryenda. Yan, wala na kanya-kanya ng ano, mga rason kung bakit hindi magmeryenda. Oo, kaya kanya-kanyang turo na. Correct. O kanya-kanyang takas, oo, o, di ba? Kanya-kanyang diskarte para hindi makapagbayad, para hindi makapag-ambag, oh, 'di ba? Correct. Ayun naman talaga ang mahalaga. Alam mo naman tayong mga Pilipino. Pagalingang magdala. Oo, oh, nasa nagdadala lang yarn. Charot. Totoo, 'di ba yung mga okasyon natin, oo, kapag may birthday celebration. Correct. Akala mo talagang hindi naghihikaw yung pamilya. Akala mo walang mga utang. Uy, totoo, kapag yan, makapagpa-party, 'di ba? Ilag-ilag kapag masakit. Ang dami nang umaray ngayon, kasama dami, tayo doon, partner. Correct, relate tayo sa mga ganyan. Pero ako, yan yung one thing na natutunan ko eh, no to big parties na. Okay, oo, kasi hindi na yung mga malalaking parties kasi na-realize malalim big gastos din. Bukod sa malaking gastos, partner, mas malalim yung naging rason ko kung bakit hindi na dapat eh. Mm-mm. Kasi pagpanahon pala ng pangangailangan, pagpanahon pala ng matindihang mga challenges in life, mm-mm-mm-mm, yung dami ng mga nag-a-attend sa mga parties mo, walay silang lahat. Lost in space. Oo. The subscriber cannot be reached. Busy sila, no? Busy sila. Oh. Diba? Yung mga iba pala doon, kaya pala sila nandun kasi marites lang. O di naman, kaya alam mo naman yung ugaling Pilipino na isa lang ang inimbita mo. Ilalambing niya yung ano, tatlo niya pang mga kasama, 'di ba? Yung mga ganun. So, mga pampadami na hindi man lang bumate at hindi wala man lang paregalo. Pampadami na nga sila, wala pang regalo. At higit sa lahat, yun nga, parang in times of trouble, mm-mm, hindi pala lahat ng mga nakakasama mo during good times, katulad yes, ng mga parties, hindi pala lahat 'yan matatakbuhan or hindi pala lahat 'yan truly concerned. Oh, 'di ba? So, yun yung ano, yun yung napag-alaman ko na kaya pala no, kaya pala kapag ka tumatanda ka, umuunti na lang din yung mga kaibigan mo kasi unti-unti na nalalagas yung mga walang saysay. Hindi totoo, sa true. Hindi, parang napinipili mo na kasi, napifilter mo na kung sino yung dapat na i-keep. Correct, yung i-keep kasi who will be with you during times of trouble. Mm, o kaya times na ano times na of need. In need, diba? Kasi yung mga iba, hindi naman talaga, sa true. Meron ako naging party one-time partner, hindi ko makakalimutan. Ano, may paraffle dun sa party, parang birthday nung anak ko, may paraffle. Tapos yung nanalo, hindi ko kilala. Sabi ko sinatch it eh. Baka naman caretaker nung ano. Nang isa sa mga bata venue. Sigura. Hindi nung venue. Hindi ko sure, partner. Basta for one thing's for sure, nasa registration. Kasi nandun siya sa ano eh. Nandun siya sa fishbowl ng mga pangalan. Sa raffle. Oo, nandun siya sa raffle. Sabi ko, ano ang kami. Sabi ko, nakaganito, nakasmile ako. Sabi ko sa asawa ko, sino yan? Sabi ko, hindi ko rin kalala eh. Sino yan? Hindi ko sure. Kailan mo, sa side mo ba yan? Sabi ko, hindi ko alam. Ganyan. Nakangiti para hindi halata, 'di ba? Sino 'yan?
So Pinoy. Oo. Totoo yun na, minsan talaga pag nalaman natin may libreng kainan, susugurin natin kahit hindi naman natin ka-close talaga yung nag-organize, no? Ang pinaka nakakalurke, minsan hindi din kasalanan nung inimbita. Kasalanan nung imbita. For example, siya yung bisita. Mm-mm. Yung parang feeling niya sobrang close niya naman dun sa may-ari, dun sa magpapa-party. Magsasama na lang siya ng kusa. Sumama ka na. Alam mo, isasama talaga. Hindi sabihin nung inimbita. Hindi naman niya alam na dadating ako. Okay lang yun, mabait yun. Di ba yung parang hindi rin kasalanan. Correct. Ako na bahala, mabait yun. Ganon. Pero sa totoo lang, sa true lalu at walang halong eklavu, kabisyo, dapat alam yun nung may pa-party, alam nung may pa-event na meron kang hihilahing isasama. Correct. Hindi magugulat na lang siya, meron siyang dinala sa blur niya. Di ba? Sabihin mo kung ilan na isasama mo, di ba? Kaya talaga dapat binibigyan ng consideration dito o attention yung RSVP na binabanggit natin. RSVP partner. Sa bagay, mahirap kasing intindihin. Kaya nga, kung gusto nyo maintindihan, tagalugin nyo. Huwag nyo RSVP tas may numbers kayo susulat. I all caps nyo. Naka-bold. Font size 72. Swantay 72, Ariel, bold. Yan. Underline, dalawa. Yan. Dalawang underline. Red. Yan. Dark red. Ganyan. Correct. Para sinasabi nito na mahigpit. Correct. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga sabit sa parting ito. Yan. Diba? Ang sino mang sasabit sa party, mabibilao ka ng Shanghai. Correct. Diba? Hindi na makakauwi ng buhay. Charot. Matatapunan ng ketchup, ha? Diba? Kaya nga. Ang magandang damit. Masasabuyan ng mainit na gravy. Ganun. Totoo yan. Yun yung ilagay mo. Kasi yung RSVP, parang dito sa Pilipinas, hindi yan iniintindi. Hindi nire-recognize masyado. Alam mo, partner, nakailang events na ako in the past. Talagang, or baka naman ang tinatawagan is yung coordinator. Hindi ako naglalagay ng number, no? Pero, hindi talaga. Siguro sa 100% ang mag-RSVP lang doon na marunong siguro 15% or 20%. Hindi ko maintindihan kung hindi naiintindihan yung salitang RSVP or talagang sadyang close lang na okay. Oo. Alam mo yun, hindi magsasabi. Tandaan po ninyo, bago po na-prepare yung event na yan, pinag-isipan po nung couple, yung mga couple, kung halimbawa ito po ay wedding, di ba? Pinag-isipan nila kung sino yung mga pipiliin nila tsaka yung budget nila. Correct. Diba? Lalo pa ngayon, medyo maharlika na ang mga mga catering. Kung gusto mo pa ng mga pasosyal, talagang 1.5 pataas. Oy, so kung 1.5, at hindi na pala ngayon, 1.5 pala in the past. O ngayon, 3.5. O hindi lang din. Ay, grabe. 8.8. 7.7? Shopee? magkano na ba ngayon? Mga 2.5 to 3. As per last checking, partner, may 3.5 to 4.5. Okay. Mga 4.8, ganun. Hindi, yung mga 6 course yun. 6 course meal. Diba? Sige, 4. Doon na tayo sa gitna. 4. Yan, 4K. Isipin mo, 4K per head. Oo. Diba? So, kalimbawa, ikaw lang inibita, nakalagay doon sa invitation. We have reserved 2 seats for you. Malinaw po yung number 2. Yung nagsulat po nun, marunong po siya ng 1 to 10. So, alam niya sa sarili niya na 2 seats lang talaga yung nireserve niya para sa'yo. Huwag kang magbibit-bit. Dahil ang per plate, 4K. Maawa ka naman dun sa magpapa-event. So, diba? Isipin mo kung dalawan agad kayo, di 8,000 agad yung iko-consume nyo dun sa pera ng taong nag-organize. Tapos hindi ka pa, di ba, parang wala kang pakalam. Okay lang yan. Yung mga usual lang partner, nagsasama ng additional 1 or 2. Yun laman yun eh. Nakakahiya na may nagsama ng 6, di ba? Parang talaga namang dapat po sa susunod na pagpunta po ninyo sa salon, mukha nyo na po ang pa-footspan nyo. Masyado na po siyang makapal. Yan na po yung lilihain. Ganun, di ba? So, mga 1 to 2 yung mga isinasama. Nang hindi man lang nagsasabi, yung hindi man lang magpapasantabi, isasama na lang. Ganun. Tapos ngayon, kapag ka nagsabi po kayo, tapos sinabing, ay hindi po pwede, hanggang 2 lang. Huwag sumama ang loob. Yung mga iba, sasama pa ang loob, di ba? Sasama pa ang loob, sasabihin, hindi man lang, alam niya namang hindi pwede kaming kumpleto. Alam mo din na mahal eh. Totoo. Maharli ka na siya ngayon, di ba? Sipin yun, no? Yun, pang grocery na yun ng dalawang linggo. Tama. Yung isang kakainin ng isang tao sa isang handaan. Correct. Ilang samgyup na yun, partner. Diba? 4K. Grabe. Ganun na siya kamahal. Kaya importante na sabihin nyo
kung makaka-attend o hindi. Yes. Mahalaga din talaga yon, hindi lang yung kung magsasabit kayo hindi ha. Mahalaga talaga yung makakarating ka ba? Kasi kung hindi ka makakarating, yung mga nasa second, kasi diba syempre meron yung primary list. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan nakarating. Meron ding secondary list. Yung mga kapag may hindi nakarating dun sa primary, yung secondary ipapasok, diba? So kailangan magsabi po kayo. Ganun. Totoo. Siguro nas ang mga tao o tayo mga Pinoy, no, nasanay kasi tayo yung typical na handaan na noon, diba, na isang jeep yung dumadating. Literal yun, magugulat ka isang jeep o kaya isang tricycle, pero 15 sila nagkasya. Ang dami nila, relate diba? Kami dyan, partner. So Pinoy, ganun tayo. Parang isang tao lang yung kausap mo, pero isang jeep yung dumating. So feeling ko daladala pa natin siya, yung ganung klase ng kultura o tradisyon. Huwag na natin masyadong dalhin. Huwag natin masyadong dalhin yung mga ganyang klase mga tradisyon, kasi may internet na po. Noong mga panahon na yung mga sama-sama lahat sa isang jeep, sa isang event, yun yung panahon, wala pang internet. Ang dami na pong nagbago. Di ba, mahal na po ang bilihin, mahal na ang gas, di ba? Totoo. Yung mga ganyan. Pero totoo yun, ako na-experience ko nung bata ako, partner, na kapag ka may fiesta sa kabilang bayan. Okay, may ikakasal na kamag-anak. Oo, correct. Matik yun, parang buong barangay kasama. Totoo. Ganun. Siguro dati, mas mura lahat. Siguro. Ewan ko, hindi ko alam na parang kaya talaga. In fairness, parang di nauubos yung menudo. Alam mo, yung parang dami dating yung bisita, tapos hindi nauubos yung menudo, ganun. Sa probinsya, actually, uso pa rin yun. Ako, may na-witness din ako sa Bulacan area, partner. As in, parang buong barangay yung kumain. Totoo. In fair, ha? As in, talagang siguro, yun nga, tradisyon na pag nalaman, umihandaan kinaaling ano. Kaya, Alimbebang, punta tayo. Kahit hindi ka na makilala ni Alimbebang. Oo, inimbitahan ka. Inimbitahan mo yung sarili mo na pumunta kahit hindi alam ni Aling Bebang. Kasi may kainan. Oo, nakita na, ay naglalatag na ng tolda. Ayan. Alam na. Oo, bukas diba, may kakainan tayo, libre pa. May sound system na. Ayan. Sinet up na yung video. Oo, makulat na yung mga tao, yung mga kapitbahay mo, nagbibihis na. Kasali sila. Kahit hindi sila kakilala nung may magpa-event, ganun. Tapos parang hindi na, parang siguro sa probinsya, wala rin naman parang registration form. Wala. Rin parang, hindi ka rin nila pipigilan. As you come nga. Kaya hindi nila, kaya meron akong kaibigan partner na taga-probinsya silang dalawang ikakasal. Nilayo talaga nila ng bayan. Totoo. Yung hindi makakarating. Yung hindi kami matutunton, kaya ganun. Nga, sabi nung ikakasal. Yung mahihirapan. Yung matutunton kasi syempre madali lang naman tuntunin, partner. Pero mahihirapan. Yung talagang gagastos din. Yung hindi basta, kasi ang bilis lang kasi kung kabilang ibayo, kahit lakarin, mag-jeep, mag-tricycle, mag-bike. Willing tulakad yung willing, mga yan. Willing, diba? Siyempre, kakain eh, diba? Willing tulakad talaga. Pero kung halimbawa, yung mga malayo-layo, yan. Kaya nga siguro nararamdaman ko yung, kaya nauso yung mga destination weddings, partner eh. Uh-oh. Para hindi na sila mapuntahan. Para yung talagang pupunta, kasi ako gets ko naman yan eh, para yung talagang pupunta, yung talagang ka-close. Correct. Sa bagay, isipin mo nga naman, yung gagastusin natin pamasahe, ipangkain lang natin dito kaysa lumayo pa tayo. Diba? Kaya hindi na pupunta. Ilalayo mo na nga naman. Sa no? Truth. Ay, maganda diba? Yun. In fairness, naging effective yung strategy na yun ng kakilala ko, partner. Yung dumating, yung mga talagang, kasi kung talagang mahal mo yung couple, mahal mo yung magpapa-event, kahit gaano ko ito kalayo, pupuntahan mo eh. Diba? Kumbaga, effortan mo, magbibihis ka, yung mga ganun. Pero diba? Kung intention mo lang ay makikain. Diba? Tapos malaman mo, malayo, mahirap pumunta, hindi ka pupunta. Totoo yun. Diba? Maganda yun. Na magandang strategy, magandang tip yun para sa atin. Correct. Lumayo po, ilayo po yung mga tipong kailangan ng airplane. Ang mahal pa man din ng mga airfare ngayon, 'di ba? Tapos magsasabi ka yung mga malapit na, yung mas mahal na yung airfare. 'Di ba? Yung di siya makakapaganda kasi mas mahal na. Ganon. Yung parang kulang na sabi mo, huwag ka nang pumunta. Imbitado eh. Kasi totoo naman, yung iba hindi naman talaga imbitado. 'Di ba? Punta nang punta. Punta nang punta. At kadalasan pag ganoon, sila pa yung naiiwan, nag-alisa na yung mga bisitang totoong in-invite. Hindi pa yung nagsialisan bukod sa nag-Sharon Cuneta, 'di ba? Balutin mo ako, 'di ba? Nagbalot na partner sa kanila pa yung pinakamaraming souvenir. Yung galit pa sila kasi hindi lang isa lang binigay na souvenir, may ganyan.
Ganun talaga, partner. At magugulat ka talaga, may plastic silang dala. Meron. No? Yung mga transparent na plastic container, Mm-mm. may baon talaga sila sa bag nila. Oo, diba? Ako sa palagay ko, okay lang yun kung talaga kakilala, kaklose. Oo. Yung mga tipong kaya mong sabihin na, uy, magbabalot ako ha, para may uwi ako dun sa natira sa bahay. Carry lang yun. Pero kung hindi ka kaklose, oh, diba? Sabit ka lang sa sandok. Nakakaloka, hindi ka naman kilala. Kasi hindi ka pa hindi ka pa sumunod sa team. Sabi lahat, magpula, ikaw yellow, di ba? Sakit mo sa bangs, nakakalurks. Hindi nakita ka, angat-angat yung kulay mo. Tama. Kasi palibasa, wala ka, hindi mo alam. Di ba? Eh, sa probinsya nyo ba, uso yung tinatawag na, ang tawag sa amin, lunisan eh. So after today, bukas, may celebration ulit. Mm. Pero yung handaan na yun, yung mga tira ngayon. Oo. May ganun hindi ko alam din kung anong tawag. Basta pero meron sigurado may tira. Oo. Tapos habang may tira, may nagiinom. Oo. Sure yun. At hanggang kinabukasan, mangyayari ulit yun. Kaya mga Pilipino pa naman, pangap. Pangapat na init, go lang. Oo. Kahit may kagat na sa dila yung salad, go. Pwede pa to. Kahit may kagat na din sa dila yung pansit, ayos na yun. May konting amoy ko, carry pa yan. Ay nako. Siguro kaya ganoon no. Yung ngayon masaya tayo. Gusto natin ang celebration is festive. Kaya hinahayaan natin o hinayaan natin yung ganung tradisyon na sige, pumunta lang kayo para masaya yung mga tao. Yes. 'Di ba? Ako naman naranasan ko, partner, minsan na nag-invite kami, hindi ko rin kakilala sa bahay namin. Dumating, hindi mo kilala? Hindi, kakilala pero hindi imbitado. Ah, okay. Hindi rin ka-close. Ewan ko kung bakit, pero nakabihis in fairness, ha? Hindi, may event naman sa inyo. Oo, meron. Kala biglang pumunta, walang event. Yung pagkagaling na kami sa labas, bakit may tao nagbubukas ng rep? May ganun din kasi. Tapos, may pa-okasyon. Yung ang bisyo naman niya, may video okay sa bahay. Mm. Siya yung nag-concert. Ayaw bitawan yung microphone. Grabe, yun naman ang buti sa na kung kagandahan ng boses. Oo, na parang na-entertain ang lahat kasi may libreng concert, pero hindi. Oo, at hindi makaramdam ha. Oo. Na parang, yung iba naman, kakanta na. Wala. Wala, dead ma si Koya. Saan kaya pinaglihiyan? Concert ng concert. Diba? May mga ganun pa, sabit ka na nga lang. Oo. Dati naranasan naman namin ni Parto kasi dati lagi kami nagse-celebrate ng birthday together. Oo. May one time na nag-celebrate kami ng birthday ni partner na ang eksena, dumating, ang daming dala, ang daming bitbet. Oo. Tapos hindi man lang kami binate. Alam mo yun, parang wala man lang pag-apasintabi. Rektang kain, yung pakaupo kain. Alam mo yun, hindi man lang bumati doon sa may birthday. O yun. Sino nga sila? Oo nga. Sino na nga ito? O ayun, next birthday celebration, hindi na invited. O, diba? Nakatutok sa atin ngayon, partner, si Drew Menor, isa sa mga magagaling na stylists. Hi, yan. Drew! Sabi niya, I'm listening right now and relate siya dun sa eksena ng RSVP. Totoo yan. Wala masyado nag-RSVP talaga. Totoo. Di, pagka siguro yung mga, may difference eh. Merong kasing handaan na required yung RSVP. May handaan na hindi, mm-hmm. 'di ba? Na all out okay lang kasi only menudo, only dinuguan, only adobo, 'di ba? Carry mas mga probinsya yata mga ganun kasi talaga. Meron talagang nag-ano talaga sila para nga offer good until supplies last. Hanggang may pababoy, go, 'di ba? Pero meron mga event na medyo formala na nasa mga big mga venues, 'di ba? Na kinakailangan po ng RSVP. So kapag ka nakasulat RSVP, 'di ba? Tapos may kasi nakasulat number. Ibig sabihin, magko-confirm ka kung dadating ka. Correct. 'Di ba? Ganun. Yung mga bilang na bilang ang tao kasi mahigpit. Mahigpit kasi ilan lang. Kasi mahal eh. Hindi mo naman talaga pwedeng imbitahan lahat. Correct. At saka kaya nga may organizer. Bigyan naman natin ng trabaho yung organizer. Yan. Kaya kapag kasi pwede kayo mag-RSVP. Wala silang gagawin. Wala silang gagawin. Binayaran sila. Tsaka isang tip talaga dyan, ipasa nyo lahat dun sa organizer. Ipasa nyo lahat para wala na, sasabihin mo, para kapag may nagtanong sa'yo, pag, kambawa, ikaw yung may pa-event, tapos tinanong ka, uy, pwede mong ganun.
paki-check na lang dun sa organizer. Sorry ha, kasi pinasa na namin lahat sa kanila. Ganon. Yan, yan, yan. Kasi siguraduhin mo na yung organizer, ha? Oo. Sisiguraduhin mo yung hindi lalamya-lamya yung madaling utuin. Ako pag madaling utuin, walay na yan. Kailangan talagang stricto. One souvenir per couple. Oo. Diba? One souvenir per family. Yan, ganon. Dapat stricto kasi kung madadaan sa ano, madadaan sa... Lambing-lambing. Sa lambing or sa ano, sa angas. Oo, oo. Naku, titiklop yan. Hindi magiging enough yung souvenir mo, friend. O, diba? Dahil ilalagay mo dun yung talagang matibay. Yung kanya, ang gagawin niya lang talaga, mag-no-no kapag kailangan mag-no. Ganyan. Correct. So, yun, bigyan natin ng trabaho yung mga organizer, yung mga planner na tinatawag. Yan. O, wag natin silang dinededma. Oh, diba? Hindi. Tsaka that's their role. Ano sila? Oh, equipped sila. Ano sila? Trained sila na nagawin yung job nila. O, good luck po sa mga may pa-event. Good luck po sa matindacious na gastos. Yan. Sisiguraduhin mo na kung matindi yung gastos mo, kunyari wedding, matindi din yung mga principal sponsors mo. Makabawi-bawi. Ganyan. Makabawi-bawi man lang. Ganun. O, good luck sa lahat na may pa-okasyon. Yan. Diba? At dun sa lahat ng mga may pa-okasyon pero kulang sa budget. Nako, eto na. Ito na yung chance na madagdagan yung budget mo for a chance to win 2,500 pesos. Ngayong oras na ito, gaganapin at gagawin na natin ang Fan Scan. Kaya Manila, scan mo na. Sa mga nanonood sa atin sa ating FB Live, ayan, pakatutukang mabuti dahil ilalabas na namin ang QR code ng Love Radio Manila. Ang gagawin mo lamang, scan mo lang, ilapit mo ang camera ng cellphone mo at ayan, lalabas yung link kung saan nandun natatago ang ating mahiwagang tanong. Ano nga bang ating mahiwagang tanong for today? Pakinggang mabuti. Eto na. Ready ka na ba? Ready na. O, kung ready ka na, sige, ready na rin kami. Eto na ang ating question ngayong araw na ito. Sino sa mga sumusunod ang hindi kasali sa boy band na Backstreet Boys? Hindi kasali. Letter yes, hindi A. Kasali. Brian. Letter B. Nick. Or letter C. Janelle. Yan. Ang dali lamang yun, ha? Napakadali lang nun. Kaya go. Mag-answer na po para sa chance to win 2,500 pesos. And mamaya sa programa po ni Lala Banderas, i-announce niya kung sino ang maswerte nating fan scanner for today. Batiin ko lang, partner, nakatutok sa atin ang Banahaw Darters League. Uy. Sina Arman Abulad, Ian Saludares, Owel Tantan, and Bates. Ganun din ang lahat ng mga kaibigan natin dyan sa mamihan ni Meses. Good morning. Good morning. Si Ate Vanessa Abulad Taganas. Good morning sa hello inyong lahat. Hello sa inyong dyan. Lahat. At ikaw na nakatutok ngayon saan ka man. Nasa sasakyan, nasa bahay. I hope you're having a feel-good Tuesday. Today, Tuesday, choose to be happy. Choose to be grateful. Okey-dokey. Yes. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Isabella. Tambalanista since 2010. Regular listener ako ng Mahiwagang Burnay at madami akong natutunan dito. Sumulat ako upang ibahagi ang aking kwento at humingi na din
ng payo. 19 years old lang ako nang makilala ko si MC. 29 years old naman siya noon. 10 years older than I. Unang kita pa lang namin kung makapagbiro, parang antagal na naming magkakilala. Hindi ko siya masyadong pinagtuunan ng atensyon dahil alam ko, hindi ko na matatandaan ang pangalan niya at mukha pagkatapos ng unang pagkikitang yon. Kaya laking gulat ko na magkita kami ulit sa isang company event where my parents work. She initiated a conversation. We chatted that night and kept in touch. Niligawan niya ako ng tuluyan at sinagot ko naman. Tutol ang mga magulang ko dahil parehas kaming babae. Sa tuwing magtatalo kami dahil sa relasyon na meron ako, lagi kong sinasabing masaya ako sa kanya. Napakiramdam ko ay safe ako at mahal ko siya. Lagi kaming nag-aaway ng mga magulang ko dahil sa relasyong pinasok ko. Hindi makain ang masasakit na salita na ibinabato nila sa akin. Binubugbog din ako sa tuwing ipinagtatanggol ko ang relasyon namin ni MC. Pinalayas nila ako ng tuluyan kaya kahit kalagitnaan ng pandemya noon, bumukod ako. Aaminin ko na hanggang ngayon, may konting tampo pa din ako sa kanila dahil dito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti namang naging okay ang lahat. Tuwing Pasko at during special occasions, niyayaya na nila kami hanggang naging regular na ang pagkikita at pagkain namin sa labas. Nung nakaraang Father's Day, lumabas kami. Natuwa ako sa kinahat na ng dinner namin kasi hinuhuli ko ang kiliti ni Papa. Siya kasi ang pinakatutol sa relasyon namin ni MC. Tambalan, magtatatlong taon na kami sa January. I am now 23 and 33 na si MC. Parehas kaming may stable na trabaho at nagsasama na sa iisang bahay. Tanggap ako ng pamilya niya. Paano ko ipapahiwatig kay MC na gusto kong mag-propose siya sa akin ng kasal pag uwi namin ng Pilipinas? Pagdating naman sa pamilya ko, paano ko sasabihin sa parents ko na gusto ko nang magpakasal? Papayag kaya ang parents ko? Kung hindi, mahihintay kaya ni MC ang blessing nila? Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sana ay magtagal pa ng maraming taon ang programa ninyo. Ang inyong tambalanista since 2010, Isabella. Alam mo, Isabella, kung makapagtanong ka sa amin, akala mo may paiwan kang pera. Masyadong madami yung question mo at masyadong mahihirap, ha? Oo nga. Na parang we work for you, girl. Huwag ganon. Ang dami! Ang dami mong demands, ha? Huwag ganon. Huwag ganon. Madami din kaming problema. Kaya nga, eh. Dumadagdag ka, girl. Nagkaroon tuloy kami ng isipin. Kanina, saya-saya ng tawanan, kaya eh. Nga. Oh, tapos ngayon tuloy, nag-iisip kami ngayon. Tapos ang pinakamasaklap dito sa mga isipin na ito, partner, walang bayad. Yung mag-iisip ka ng walang bayad, di ba? Lahat ng bagay ngayon may bayad na po, eh. Diba nga? Kaloka ka, girl, ha? So magkano ba to? Magkano ba to? Magkano ba tong usapan na to, girl? Diba pag kunyari, pumunta ka sa mga ano, sa mga marriage counselor halimbawa. Yan. Okay sa consultants, partner, diba? May bayad. Alam, maganda ba yung kulay nito? Yan. Pag sinabi niya hindi bayad yun. Yun, correct. As simple as that. Tama. Tapos ikaw yung mga tanong mo sa amin, talagang hindi naman answerable by yes or no. Tapos ang tindi, may isa pang tanong dito, papayag kayo yung parents ko, mabawalay namin.
May tanong pang ganun, friend. Ano ba? Hindi nga namin kilala yung nanay at tatay mo. Kaya nga eh. Hindi namin alam kung saan kayo nakatira. Hindi nga, diba? Namin, hindi nga namin alam kung ano magiging ulam namin sa mamaya eh. Itanong yung pa ba? Sasabihin pa kaya na magulang mo sa... Kaya nga, kung papayag pa ba yung mga magulang mo? Pamalay namin dyan. Pero syempre, katulad nga nasabi natin, partner, bilang mga consultants mo, may bayad po ang bawat ano, session. Charot. Alam mo ano, Isabella, syempre yung mga questions mo, hindi namin lahat masasagot. Mm-mm. Oo, wala talaga kaming sagot sa mga tanong mo. So kung meron man akong pwedeng sagutin dun sa mga tanong mo, it would be the first question, which is ano ba 'yun? Paano ko i-convince or ano ba 'yun, si MC na mag-propose na siya? Paggawin nila ng Pilipinas. Oo, yun. Ano ba yung... na magpapakasal na sila? Oo, parang ano yung... ano ba yung eksaktong question niya? Unang tanong. Daming tanong eh. Paano ko ipapahiwatig? Ayan. Paano ko ipapahiwatig kay MC na gusto kong mag-propose siya sa akin ng kasal pag uwi namin ng Pilipinas? Yun, o tingnan yun, mo, yun. Stateside pa, partner. Abroad. Oo, parehas abroad. O, di ba? O, anyways. Okay. Baka naman pag uwi ng Pilipinas, partner, doon sila babawi. Oo, so pag nararamdaman ko. Oo. Kasi sige. Nga syempre ang layo nila ngayon, no. Oo. Pwede naman delayed yung payment. Correct. Oo. So parang ito ay paunang ano na, paunang advice na. Oo. Okay lang ang ano, baka sabihin mo ang sama naman ng ugali, kailangan bayad may agad, wala pang serbisyo. Kaya nga, 'di ba? O sige, ito na bilang pagkakawang gawa. ito muna ang service na ibibigay namin. Saka na ang ano, saka na ang bayad pag uwi niyo ng Pilipinas. Yeah, diba? Hindi, charot lang. Sasabihin ng mga boss natin, anong ginagawa niyo nang memera kayo? Uy, joke lang ha. Baka memera kayo sa mga ano. Baka maniwala. Sa mga nakikinig sa inyo. Kaya nga, baka maniwala naman po kayo. Wala pa po kami natatanggap. sa kanya na lang po kami pagsabihan, memohan, kung meron na po talaga kaming tinanggap. Pero for now, wale, di ba? Ito po ay isang malaking joke lahat. Isang malaking charot lang ang lahat. So anyways. Baka lang maniwala. Tsaka baka maniwala din si Isabella. Nga. Baka bigla magpadala, di ba? Maganda naman din pag naniwala. Maganda yun ang magandang effect. Ayos naman din sa amin yun. Tawag dyan, gracia. Tawag dyan, answered prayer. Oo, tatanggi ka pa ba? Nagdasal tayo ng Lord, sana po magkapera. O, ito, may nagbigay. O, answered prayer. O anyways, papaano mo parang alam mo, madali lang kasi yun eh. Dahil naman kayo ay isang couple, so madali na yung mga parinig. Para sa akin, madali na yung mga parinig-parinig. Ganyan. Tapos syempre, dapat aalamin mo na yung sukat ng ano mo, ng sings, ng mga daliri mo. Ganyan. Tapos patingin-tingin sa mga ano, sa mga jewelry stores. Ganyan. Paano ba yun? So dalawa kayo magsisingsingan? Malamang siguro. Oo, sino ang nga. Hindi ko kasi alam kung ano yung matingnan mo. Isipin pa namin yan. Magkano bayad natin sa dagdag isipin na ito? Na kung parehas ba silang may engagement ring? Oo, di ba? Kasi sino yung girl? Oo, parang gano'n. No? Hindi namin alam. Or parehas ba kayo? Kasi parehas naman kayong girl. Oo. Tingnan mo, dagdag isipin. May bayad na talaga to. Charot. Hindi, pwedeng ikaw na yung maunang bumili sa kanya. Tapos pagkabigay mo sa kanya, maybe after a week, siya naman ang bumili for you. Pwedeng ganun. Hindi namin kahit alam sabay. Eh. Oo, pwedeng ganun. Or tama ka dun sa, I think dun sa part na lang, partner. Kasi hindi natin alam yung mga technicalities dyan eh. I think dun na lang sa part na pwede namang sa'yo namang galing. Mm-hmm. Dahil total naman, ang tanong namin dito, bakit gusto ba niya din ni MC? Mm-hmm. Baka ikaw lang. Oo. Diba baka ang dami-dami mong iniisip tungkol sa pagpapakasal, ikaw lang pala ang nakakaisip. Gusto niya ba talaga? So ngayon, kung established na gusto din talaga ni MC na maging ano na, talagang ma-seal na yung inyong relationship with that kind of ano, yung ceremony, ganyan. Ikaw na ang mag-propose. Diba? Ikaw na ang ano, ang takot mo ba yung gastos? No, wala palang panggastos sa party. Wala pa lang pang gastos to. Ini-effort pa natin. Sinasabi natin eh. Papasok-pasok sa ano. Kaya wala nang pang gastos. Gusto magkasal-kasal. Wala nang pang gastos.
Yung alam mo yung mga ganyan, yung mga salitain ng nanay. Oh, yan sinasabi ko sa'yo. Jowa-jowa ka, wala ka pang pan-date. Kaya tapos nga, ingi ka sa akin. Ultimo pa masaya sa akin pang manggagaling. Nakakahiyang-hiya naman ako sa'yo. Ganun, diba? So I think yes, yun yung pwedeng gawin. Dalawang bagay. Pwedeng parinig kasi effective yan. Parinig, tingin-tingin. O kaya ganito, pwedeng ganitong gawain. Uy, tingnan mo itong proposal nitong sweet no. Alam mo, 3 years na din sila. Ganyan. Yung mga leading na. Leading towards, ano ba girl? Kailan na ba ite? Diba? Alam mo ba? Ano ba mahal? Kailan na ba yan? Pwedeng parinig. Or, kung ayaw mo at gusto mo talaga parang secure na sigurado na, edi sa'yo namang galing. Mm. Diba? Lahat naman tayo naghahangad ng equality. Diba? Yun naman yung mga gusto natin. Equality. Ganyan. Correct. Equal rights. Kung anong kayang gawin ng isa, kaya din gawin ng isa. Kung anong kayang gawin ng isang babae. Yung mga ganun, edi ikaw na, mauna ka na. Diba? Para ano? Tama. Para sure ball na. Ako wala ko nakikita ang issue. Sino man sa inyong dalawa ang mauna. Mm-mm. Diba? Sino man sa inyong dalawa ang unang magparamdam o magbigay ng singsing. Siguro kasi dahil pareha silang babae. Kasi parang feeling ko, partner, pag babae tsaka lalaki, pwede din naman kasi nga equality, 'di ba? Pwede din naman ikaw na 'yung mag-propose. Meron tayong tambalanisa na ganoon eh. Oh. Siya na 'yung nag-propose doon sa lalaki. Pero ako, preferred ko pa rin 'yung ako 'yung lalaki. Oo, 'yung lalaki. That's my preference. Ang gagastos. Ha? Oo, kasi kayo, gastos eh. 'Yun eh. Gastos yan, partner eh. Gastos yan. Ganon. Oh, pero pwede. Pwedeng gawin na ikaw na ang mauna. Diba? Sa akin, walang judgment yun. Sino man sa inyong dalawa ang mauna. Sa true. Basta parang, at least, ano ha, the feeling is mutual na parehas niyong nararamdaman na ito na ito. Papunta na talaga ito sa mas maseryosong relasyon. Correct. Gusto parang mo na ganun. Eh. Diba, bakit mo pa patatagalin? Yun sinasabi natin, mauna ka na. Yan. Diba? Yun yung sagot sa unang tanong. Ito namang pagdating naman sa ilang baliin tanong ba yan? 71? 68 lang. 68 questions. Times 1,000 per question. So may 68,000 tayo. Ah, pwede, pwede. Ay, gaganahan ko kahit mag-extend tayo hanggang mamayang hapon sa FB Live. So kahit true. Hanggang Kumu pa pag-usapan ayan na nga, ko. Ayan mamaya 6:30 Kumu, pag-usapan pa natin to. Basta sure na po yung 68 times 1,000. Per head. Per tambalan. Yun. Per Chris and per Nicole. Yan. So 68,000. 68 questions times 2 pa. Wala. Oh, yan. Sitig 1K. Ayoko ng 68 lang. Hirap ng mga tanong. Tsaka maghapon ka magsasalita. Oo, maghapon. Diba? Maghapon ka nag-iisip. O kaya nga. Ay, wala namang skripto. Wala namang kung ano. Tapos pag kami pinagalitan ng magulang, may kasama pang ganun. Oo, kasi sabihin diba? Na kayo kasi binatusan kaya nyo. Kaya nga. O tisim mo, may kasama pang moral damage. Naku, hindi enough yung 68 times 2,000, partner. Hindi, joke lang. Okay, ito yung mga tanong niya. Pangalawang tanong. Pagdating naman sa pamilya ko, paano ko sasabihin sa parents ko na gusto ko nang magpakasal? Alam mo, Isabella, ano na to, wag mo nang i-sugarcoat, rekta na. Mm-hmm. Kung gusto mo lang na, ano, na good ang mood nila, sabihin mo sa kanila when they are in a good mood. And because they are your parents, alam mo naman kung kailan sila good mood. Kanina, 'di ba, sabi mo, gusto ko 'yung nakuha ko 'yung kilite ng papa ko. 'Di ba? So 'yun. Dapat kung kailan mo sasabihin ay 'yung oras na nakuha mo 'yung kilite nila. Yung maganda yung masaya kayo, yung kakabigay mo lang na sustento, mga ganon. Pang grocery, dali mo sa ganon. Parlor, yung hindi siya magagalit kasi maraming tao. Correct, diba? O kaya yung ano, dadali mo sa hotel, yung tahimik lahat. Ay, oo. Para pag drop mo yung bomb, hindi siya magwawala doon. Kakahiya naman sa mga kapit table, diba? Tapos gawin mo ng mga pasosyal na mga pagkain, ganon. Oo, yung nakakahiya magsalita ng malakas. Correct, ganon. Ganun ang gigil gawin na gigil na pero pino-pino pa rin yung bibig, gano'n. Walang hiya ka. Yan. Kaya mo pala ako dinala dito. Kaya mo pala ako. Mo sa akin, mamaya ka lintik ang bata. Oo, ganun. Pero at least, nasabi mo na. Yung pagwawala portion, to follow na lang. Diba? Pero at least, ang mahalaga dito, nasabi mo na, you dropped the bomb. Oo. Diba? Ganun yun. Kasi wala namang ibang way. Hindi ko mag-gets yung papaano ko sasabihin. Ako, yun lang naman eh. Parang, iniisip ko lang kung paano tayo nagpapaalam kapag gusto natin magpaalam, diba? Magpapaalam tayo kung kailan good yung mood. Diba? Parang halimbawa, magli-leave ka. Hindi ka naman magpapaalam na alam mong mainit yung ulo ng boss mo, yung nakita mo nakakunot yung noo, tambak yung gawain. Tapos hindi pa tumatagap ng sweldo, delayed correct, kasi. Tama. Diba? Tapos saka mo sasabihin, pwede po ba mag-leave? Hindi ganun, diba? Naku, ipapakain sa'yo yung leave form correct. Mo. Correct. Totoo. Pati yung ballpen na gagamitin niya pang sign. Mainit ang ulo eh.
Brutal yung mga tao pag, diba? Pag galit. Kaya itatiming mo. Totoo, di, totoo ha. Hindi ka pwedeng ano, kapag ka galit ang isang tao, itatiming mo talaga na masaya siya, ganyan. Yung mga ganun. Sa tingin ko ha, yun yung paraan kasi wala namang ibang way. Sasabihin mo pa rin naman bakit mo pa ikut-ikutin. Kaya nga, sasabihin mo ha. So ang sa akin lang, to make it lang parang lighter, do it during a light moment. Hindi yung tamang galit sila. Kasi baka mamaya ang maging ending, hindi maganda. Kasi mainit na yung ulo to begin with eh. Pwede bang ano, kunyari, dali mo sa isang bar, sa party, tapos nandun lahat mga kamag-anak nyo. Kunyari, reunion lang, ganun tipo. Isabay mo kung magkakaroon naman ng ganun, kung man ng ganun gathering. Wag. Tapos sa akyat ka ng stage, may proposal na magaganap. Wala na magagawa yung magulang mo. Kasi lahat ng mga kamag-anak mo, lahat sila magpapalakpakan para sa'yo. Ibig sabihin, pumayag na. Oh. Pero ako para sa akin, wag. Gulatan. Oo, wag yung gulatan. Kasi ano yun eh, parang hurtful yun for the parents eh, na parang hindi nyo malang kinonsider, ganyan. Ay, oo, mali, being mali, Pilipinos mali. Ha. Mali. Sipon mo, nagpa-party ka, tapos nag-walk out yung parents. Mas nagastos pa. Oo nga. Doon, balik na lang tayo dun sa kumain sila sa hotel. At tama, kayo kasi muna, least, kayo muna. Kayo. Yun yung malaga. Kasi kung ako sa akin yun, bigla ko nilagay yung sarili ko sa sitwasyon na parang, ano to, alam na ba ng mga iba, kaya sila nandito lahat? Kasi hindi naman sila pupunta lahat kung wala silang alam eh. Alam, ano, nagkataon lang? 52 kayo sa bar, sa same bar? Lahat ng mag-anak, lahat kaibigan, nagkataon? Oo. Hindi. Ang maiisip ng parents doon, alam ng lahat. Kami na lang ang hindi. Diba? Hindi, ang naisip ko naman kasi, kunyari nandun, itataon nyo nga, halimbawa kunyari birthday ng lola nandun. Tapos, kaya nandun. Intrusion ka lang. Hindi pa rin, partner. Alam nyo mga kaibigan, kami po ay nagmamahalan. Yeah, diba? Hindi pa rin. Alam mo kung bakit? Ang magagalit naman sa'yo nun, yung lola. Ang epal neto, ako yung may birthday, ito yung pa-announcement. Mali. Oh, moment ng lola yun. Balik tayo dun sa hotel. Ano, carry na yun. Kay barangay, ano na lang, pag may pa-okasyon si barangay captain, si kapitana. Parehas lang yun, partner, kasi iisipin niya, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay, hindi ko man lang alam. Mali. Bumalik na tayo sa hotel. Kaya nila yun. Okay, hotel. Dotel. Hotel. Saan hotel? Sa Makasa BGC? Kahit saan, basta tahimik. Diba? Yung tahimik, yung parang mga social yung mga tao. Pwede. Feeling ko yung walang kasino eh. Kasi kapag ka may kasino, maingay naturally. So parang baka pwedeng ano, kung sumigaw yung nanay mo, hindi siya i-judge kasi pwede din doon. Kasi pag sumigaw yung nanay niyo, akala niya nalo lang. Akala na nalo lang. Di ba nagmura kasi nanalo? Pwede din. Napasigaw. Pwede din sa gitna ng kasino mo sabihin. Hindi husgahan. Hindi husgahan. Kasi, di ba? Nanalo yung sa slot machine kanina. Oo, correct. Hindi husgahan. Sasabihin, ay nanalo. Ang swerte nila. Ganon. Ang di alam galit na. Ang di alam galit. Tsaka sa mga kasino partner, libre yung tubig. Mga nakabottle. Sa bagay. Pag napasigaw, may mag-aabot agad ng tubig. Oo, correct. Diba? Hindi ba? Tatanggal yung galit. Kasi isibihin niya, ang babait naman ng mga tao dito, nakakahiyang magalit. Yan, ganun. Pwede din ganun. Ay, maganda. Ay, nako, Isabela, ang dami ng options nito. Hindi ko lang sure kung may matino. Yung tanong niya kanina pa siya naghihintay eh. Nang yung magagamit kong sagot talaga galing sa inyo. Wala ka pa bang magagamit doon? Meron ka namang magagamit ah. Ano bang kapakipakinabang sinabi niyo simula pa kanina? Meron kaya. We talked about equality. We talked about good mood. Sa bagay. Yun naman talaga. Yun yung mga titingnan mo ha. Marami nakapakipakinabang. Hindi ka pwedeng magsasabi ko o magdadrop ka ng bomb kung kailan ang lalana nung nararamdaman. Diba? Isipin mo, sinabi mo sa nanay mo at tatay mo kung kailan may sakit sila. Diba? Hindi ganun. Diba? So timing ha. Timing is key. Jot down muna. Equality, number one. Mood. Number two, mood. Timing. Yan. Coordination. Yan. Vocal, vocal range. Mga yes. Ganun. Voice quality. Soprano. Ganun. Okay ba yun? Okay na. Pwede na yon. Voice range din, no? Oo, kasi kailangan malumanay, gano'n. Yeah, ikaw consider mo yun, hindi pwedeng hindi pwedeng gano'n. Alam nyo ba? Huwag gano'n. Yung pa, isa pa, huwag hyper. Kalma-kalma lang, friend. Kalma-kalma lang, kasi yung news, medyo nakakagulat na eh. Alam mo, parang katulad na naalala ko lang, nung nabangga ako, partner. Nung nabangga ako, as in like yung the whole side of... yung car na minamaneho ko, talagang umano siya eh. Talagang napipi. Oo. 2013 yun eh. Alam mo,
Pero I was okay. So alam ko sa sarili ko na okay ako. So pero syempre kailangan ko sabihin sa mga tao sa paligid ko na okay ako. So kasama ko na yung asawa ko, so hindi ko na siya tatawagan. Mm. Diba? So ang una kong tinawagan yung nanay ko. Okay. So sa ganito ang tono ko talaga, partner. Oh. Sabi ko, "Hi ma." Bakit? Ma, nabangga ako. Ganun. Ganun, kalma lang. Yung kalma lang. Kasi kapag sinabi mo, "Ma, bangga ako!" Tapos okay ka naman, di ba? Matataranta yun. So, it's correct. The tone of voice is very important. Yes. Although, syempre, nataranta pa rin yung nanay ko. Umiyak pa din siya ng bongga, alam ko. Parang ganun. Pero, kalma lang ako. Kasi alam kong chill lang ako eh. Syempre, magpapanik din ako kung duguan ako. Eh, hindi ako duguan, partner. Talagang, lang talaga ako. In shock. Pero, yung presence of mind ko doon, na kapag sinabi ko doon sa ano, dahil total okay naman ako, sinabi ko siya ng kalma lang ako. Manabangga ako pero okay lang ako. Yan. Yung buong gilid pumasok sa ano, sa katawan ko pero okay lang ako. Ganun. Kasi the tone of voice is very important. Yan. So diba? That's another tip ha. Pakisulat mo na, baka makalimutan mo pa. Kaya nga. Kasi sabi mo, marami-rami na yung sinabi ng tambalan. Yan. Teka, lahat ba to ano, nakuha ko? Oh. So, better write it down. Yes, okay. Yes, ganun. Oh, madami na ha. Correct. Pero ang bottom line talaga nito, pag sa lahat ng mga sinabi namin sa iyo at pag nagkaroon ng malaking problema sa bandang huli, labas kami. Labis kami dyan. Wala labas tayong kontrata. Wala kaming pinirmahan. Walang pirmahang na ganapan. Labas kami dyan. Kaya ha? Nga. So, wag na wag mo kaming idadamay. wag mong ituturo ang pangalan ng tambalan. Kaya sabi nga. Kasi ni Nicole and yan, Chris, diba? Ganito daw yung gawin ko, mami. Dahil matatalo ka dyan sa korte. Bakit? Pinagsasabi nito. Bakit? Bakit? Anong yung bakit? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya? Erase namin ito. Itong FB Live, pwede namin i-down to. Ipapadelete agad namin yan, ito. Diba? Walang sino mang nakakuha ng ang mga sinabi correct, namin. Correct. Diba? At kung meron mang nakapag-record, pwede namin sabihin, chinap-chap nyo lang yan. Saan ang proof? Wale. Correct. Yun ang malinaw ha. Bago matapos ang usapang ito. Correct. Kailangan malinaw sa'yo yun. Na wala ka, pagka nagkabulilyaso dun sa mga binigay naming advice, labas kami dyan. Okay? Okay, ha? Ay, nako. Sabihin namin, hindi nga tayo magkakilala. Kaya nga. We can always deny. Yes. Sino ka? Hindi ka naman namin. We don't even know your full name. Oo, di ba? Ang ganun lang. Talo ka dyan, friend. De, pero sana may na-pick up ka naman sa amin. Oo naman. Sana kahit pa paano, meron kang na-pick up. Pero best to ask yung mga taong closer to you. Yung mas correct. Nakakilala sa inyong dalawang couple and nakakilala sa inyong pamilya. Yun talaga yung parang pinaka-best persons to ask. Mm-hmm. Salamat dahil ikaw ay nag-share sa amin, Isabella. At kung ikaw meron ka rin gustong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaistory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!